Galing po sa inyong lahat. Ha. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ilan sa mga katanungan kung bakit paulit-ulit po tayo nagbibigay ng NCD at IB vaccine, Newcastle disease at infectious bronchitis vaccine sa ating mga layer farms. Ganito po yon. Dati po, ang pagbibigay ng mga live vaccines sa mga layers at breeders, usually mga every quarter lang o kaya mas matagal pa. Pero sa mga lugar kung saan matataas ang incidence, matataas yung mga cases ng mga NCD, at kung saan pabalik-balik po yung sakit, naobliga po talaga tayo na magbakuna. Ito po ay sa kadahilanan na masyado na pong mataas ang viral load doon po sa lugar na sakop ng ating pinag-aalagaan ng manok. Pangalawa po, ang administration po natin ng vaccine ay maaring hindi po siya kasing epesyente katulad po ng mga nagdaang mga panahon na kung saan ay halos lahat po ng live vaccine ay pinapatakpa po natin sa mga sa mata o kaya sa ilong. Dahil po ang commercial laying ay isang uri ng agriculture or negosyo na kung saan meron tayong mass production ng itlog. Ang ginagawa po natin dito, pinapainom na lang natin sa tubig. Pangatlo po, at maaring isa sa mga pinaka-importante po sa lahat ay yung kadahilanan na congested na po yung area ng ating pinag-aalagaan ng manok, lalo na po dito sa bandang south. So, ano po bang mga dapat nating tandaan para maging efficient po ang ating pagbabakuna? Okay, number one po, kailangan ang linya po ng tubig linis. Katulad po ng mga ganito, yung loob po niyan, dapat po yan malinis. Okay? Hindi dapat pabayaan na ang loob niyan ay maraming microfilms o kaya yung mga lumot sa loob. Kasi pagka ganun, medyo mahirap po maging efficient yung ating mga vaccine kasi nakaka-interfere po siya doon sa integrity ng mismong virus na inilalagay natin na supposedly ay magbibigay ng protection sa ating mga manok. Pangalawa po, siguruhin po na ang administration ninyo o ang handling po ninyo ng inyong bakuna ay tama. Dapat po nasa yellow po sila pagka dinala nyo dito. Dapat yung storage facility ng inyong farm, yung rack nyo ay hindi po nakahalo doon sa lalagyan po ng mga pagkain para hindi po siya laging nabubuksan at nasasara. Ito po yung magbibigay ng magandang integrity doon sa ating bakuna kasi hindi nagpa-fluctuate yung kanyang temperature, yung optimum temperature para mapanatiling buhay yung ating live vaccine. Pangatlo po, pag nagbibigay po tayo ng bakuna, make sure na properly po na nauhaw natin yung ating mga manok para po lahat sila'y uminom. Okay? Pang-apat, kailangan po pag tayo ay nagbabakuna, make sure na alam natin yung dami ng tubig na ibinibigay natin. Dapat 2 hours maximum na po yun na water consumption. Ibig sabihin, i-estimate ninyo yung water consumption for the day at yun lamang ang bibigyan ninyo ng bakuna. So yun po ang tamang pagbibigay para sigurado kayong makakarating sa ating mga alagang manok yung tamang bakuna, yung tamang integrity ng bakuna na magbibigay ng protection sa kanila. Panglima po, kailangan po ay nauhaw natin yung ating mga manok kasi ang mga layer po, sadya po silang mahinang uminom. So baka mamaya magkaroon kayo ng tinatawag na mga misvaccination. So ito yung mga tatamaan ng sakit.
At in the right time or on the right opportunity, pagka humina po ang resistensya ng ibang flock ninyo, ito po yung magiging carrier ninyo sa loob ng farm. Okay, so ilan lamang po yan na mga paalala ko po sa inyo pagka nagbibigay ng bakuna. Gumamit din po kayo ng iba't ibang brands kasi yung ibang brands po mayroong mga iba't ibang strain, lalo na ng infectious bronchitis. Kasi ang infectious bronchitis, napakarami po siyang strain na mahirap ilagay lahat sa manok. At ito po yung mga nagkokos na mga soft shells. Okay? At saka kung minsan, nagbibigay din ito ng mortality na ang secondary infection ay yung salmonella. So hanggang dito na lamang po at sana po may naibahagi ako sa inyo kung bakit tayo dapat nagbabakuna ng mas madalas sa mga lugar na congested at kung bakit dapat pangalagaan natin yung bakuna na binibigay natin via water medication. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. God bless po.